Iniligtas ng mangingisda ang batang lalaki na gustong wakasan ang sarili nitong buhay. Pero ang hindi niya alam ay anak pala ito ng mayor. Magandang araw sa inyo mga kaserye. Ngayon ay buklatin natin ang panibagong pahina na naglalaman ng paksang Batang Aking Sinagip. Han, sige na. Huwag ka nang magalit. Alam mo namang hindi ako mapapanatag kapag alam kong galit ka eh. Nag-aalalang wika ni Emel sa nobya niyang si Melanie. Nasa parke kasi sila at namamasyal nang sabihin ni Emel dito ang plano niyang pag-alis patungo sa ibang bansa. Paano kung hindi magagalit sa'yo, Emel? Anong gusto mo? Matuwa ako sa'yo? Matuwa ako dahil saka mo na sinabi sa akin ang plan mong pag-alis. Nakompleto ng mga papeles mo papuntang ibang bansa. Pasensya ka na. Hindi ko lang naman sinabi sa'yo kasi... Kasi ano? Kasi akala mo pipigilan kita? Talagang pipigilan kita. May trabaho ka naman dito, diba? Isa pa plano na nating magpakasal. Kaya nga di ko sinabi sa'yo. Dahil alam kong pipigilan mo ko. Han... Ginagawa ko to hindi lang para sa akin, kundi para sa ating ding dalawa, sa kinabukasan natin. Talaga ba? Sa atin lang ba? O dahil naman sa mga kapatid mo? Sa mga kapatid mong nakaasa na lang lagi sa'yo? San pa ba sila aasa? Kapatid nila ako at ako ang panganay. Wala na si tatay at nanay. Sino pang ibang ako ng responsibilidad ng mga magulang ko? Kundi ako na panganay, di ba? Naiintindihan ko naman yun. At wala naman akong reklamo doon, Emily. Kaya lang, para akuin mo ang lahat ng mga bagay na para bang mga bata pa sila. At kung makahingi sila ng pera sa'yo na akala mo naman talaga di galing sa pawis mo ang perang na ibibigay mo sa kanila. Buti sana kung para sa mabuti ang pinaggagamitan nila eh. Kaso binibili nila ng bisyo, alak, sigarilyo at pinanglalaro lang nila ng computer. Minsan na kasing nakikita ni Melanie ang mga kapatid ni Emel, lalo na ang bunsong lalaki, na imbis na pumasok ng paaralan ay nagagawa pa nitong lumiban para lang maglaro sa computer. Hindi ko naman sila pinagbabawalang maglaro o gawin ang gusto nilahan eh. Kaya nga lumalaki silang hindi marunong tumayo sa sarili nilang mga paay. Kasi sinasanay mo sila. Ilang taon na tayong magkarelasyon. May mga plano na nga tayo para sa ating dalawa. Pero hindi natin magawa-gawa dahil laging nakaasa sa'yo mga kapatid mo. Paano sila matututo kung pati bisyo nila hindi mo matanggihan? Han, alam mo kung gaano kami kahirap. Kaya nang magkaroon ako ng trabaho at kumita ng kaunting pera, sinabi ko talaga sa sarili ko na gagawin kong lahat para sa mga kapatid ko. Kung ikaw sigurong nasa sapatos ko, tiyak na maiintindihan mo ko. Bakit? Sa tingin mo ba hindi kita naiintindihan ngayon? Noon pa man, Emel, inintindi na kita. Pero ako naman ang hindi mo maintindihan eh. Ang punto mo, ang di mo makuha. Alam kong mabuti kang tao. Pero kapag ipagpapatuloy mo yan na halos isubo mo na ang sarili mong kamay sa kanila, aabusuhin ka nila. Han, naiintindihan naman kita eh. At alam kong nag-aalala ka lang din para sa akin. Pero di ko rin talaga matiis ang mga kapatid ko eh. Sa akin sila ibinili ng nanay at tatay, kaya cargo ko sila kahit ano man ang mangyari. Pero sige, hayaan mo. Lilimitahan ko ng pagbibigay ko sa kanila para naman matuto din silang magtipid. Huminaho naman si Melanie at muling tiningnan ng nobyo. Tutuloy ka pa rin ba sa ibang bansa? Oo, Han. Kailangan eh. Para na rin makapag-ipon tayo para sa kasal natin. Emel, kahit hindi ingrande ay ayos lang. Ikaw lang naman ang importante sa akin eh at ang basbas na makukuha natin kapag naikasal na tayo. Alam ko yun. Pero gusto ko pa rin tuparin yun para maranasan mo ang mga bagay na ganun. Mangingibang bansa ako para mabilis na makapag-ipon at mapakasalan na kita.
Kaya huwag ka nang mag-alit sa akin, ha? Ginagawa ko naman to para sa atin, eh. Ano pa nga bang magagawa ko? Kahit naman pigilan kita, imposible na rin mangyari yun dahil hinihintay mo na lang ang araw ng pag-alis mo. Basta, hihintayin kita dito, ha? Kahit ano man ang mangyari, babalik ka ditong buo, Emel. Ha? Oo naman, ikaw ang babalikan ko dito. Hindi ka na ba galit sa akin? Gustuhin ko mang magalit sa'yo, hindi ko magawa. Ayoko namang hindi maganda ang huling pagsasama natin bago ka umalis. Napangiti naman si Emel dahil alam niyang mabait ang nobya at talagang maiintindihan siya nito. Sinulat din nila ang ilang mga linggo na magkasama sila. At sa araw mismo ng pag-alis ni Emel ay si Melanie lang ang naghatid sa binata sa airport. Naging emosyonal pa sila parehas dahil sa ilang taon nilang pagiging magkasintahan ay ngayon lang sila malalayo sa isa't isa. Pero dahil nandito na't huli na ang lahat para umatras ay wala na rin silang nagawa kundi ang tiisin ng pangungulila sa isa't isa. Ngunit hindi tulad ng ibang mga OFW na nakikipagsapalaran sa ibang bansa ay nakakahanap sila ng mabait na amo. Si ML ay talagang minalas. Pati kasi ang mga trabaho hindi niya na dapat ginagawa na nakasaad sa deskripsyon ng kanyang paninilbihan sa ibang lupain ay ginagawa niya na. Nag-aalaga siya ng matanda na may problema din sa pag-uugali. Ganoon na rin ang amo niyang mag-asawa at ang anak nitong halatang hindi pinapalo mula pagkabata dahil sa ugaling mayroon ito. At ang lahat ng iyon ay nagawa niyang tiisin alang-alang sa kagustuhan niyang makapag-ipon ng malaki. Umalis ka na dyan. Umuwi ka na dito sa Pilipinas, Emel. Nag-aalalang wika ni Melanie nang tawagan niya ito at sabihing sumasakit ang ulo niya dahil sa pag-untog ng amo niyang matanda niyon sa wheelchair nito. Han, alam mong hindi pwede. May kontrata ako dito. Baka ipakulong pa nila ako. Nandito na to eh. Nasimulan ko na kaya kailangan kong tapusin. Eh paano kung buhay mo ang unang matapos bago pa man ang kontrata mo? Tsaka may mga trabaho silang pinapagawa sa'yo. Kahit di nakasali sa trabaho mo, diba? Pwede mo silang ipareklamo. Para saan pa? Para mas lalo nila akong pag-initan? Huwag na han. Basta, susundin ko na lang ang gusto nila para wala nang gulo. Huwag ka nang mag-alala dyan. Basta tumatawag pa ako sa'yo, maayos pa ako. Emel naman eh. Di ko na gusto ang mga salitang lumalabas dyan sa bibig mo, ah. Biro lang, eto naman oh. Nga pala han, sa makalawa, ipapadala ko sa'yo yung sahod ko. Ipunin mo yun ah para sa kasal natin. Magtira ka rin dyan ha, para sa sarili mo. Hindi pwedeng pinapadala mo lahat. Padadalhan mo ba ang mga kapatid mo? Oo han, papadalan ko sila. Nanghingi na nga kahapon si Anton eh. Kailangan daw nila ng pera para sa ganito, ganyan. Umuo naman ako. Hindi mo ba natanong kung saan nila gagamitin ang perang hinihingi nila han? Hindi na. Basta't kailangan daw nila eh, kaya binigay ko na lang. Ganun na lang yun? Hindi ko kine-question ang pagtulong o pagbibigay mo sa kanila ha. Dahil tulad nga ng sabi mo, cargo mo sila. Pero dapat alam mo rin kung saan mapupunta ang pera mo. Alam ba nilang nangyayari sa'yo dyan? Nasabi mo ba sa kanila kung gaano kahirap ang sitwasyon na dinadanas mo dyan? Hindi, hindi ko na sinabi sa kanila han. Dapat sinabi mo para alam nilang hindi madali ang trabaho mo dyan. Han, ayos na ako. Huwag mo na akong alalahanin, matanda na din kasi, kaya ako na lang magtitimpi. Hahabaan ko na lang ang pasensya ko. Tanging pagbuntong hininga na lamang ang nagawa ni Melanie. Minsan, naiinis din siya sa nobyo, dahil lagi na lang nitong kinukonsinti ang kanyang mga kapatid. Sa pagtagal ni Emel sa kanyang trabaho sa ibang bansa, ay kahit papaano'y nakakaipon na rin sila. Magaling din kasi mag-ipon si Melanie at wala siyang ginagasta kahit kaunti sa perang ipinapadala ni Emel sa kanya dahil may sarili naman din siyang trabaho. 2 taon na si Emel bilang isang OFW. At sa tingin ni Melanie ay sapat na ang naipon nila para makauwi na ang nobyo. Pero ang naging sagot nito ang labis na nagpainis sa dalaga nang matawagan niya ito pagkatapos na pagkatapos ng kanyang trabaho.
Dadagdagan ko pa yan, Han. Konti pa lang yun, tsaka nag-aaral pa ang mga kapatid ko. Kailangan ko pa silang pagtapusin. Si Anton, 1 taon na lang at magtatapos na ng kolehiyo. Si Ria, 2 taon na lang at magtatapos na rin. Ang bunso naman namin, nasa sekundarya na. Kailangan pa nila ako. Rason ni Emel sa nobya. Sige, ipagpalagay na natin kailangan ka pa nila. Pero Han, paano kapag nakapagtapos na si Anton? Tutulong din ba siya sa ibang gastusin ng iba mong kapatid? Hindi pa namin na pag-uusapan yan, Han, eh. Pero tiyak kong naiisip na rin yan ni Anton. Paano kung hindi? Paano kung plano pa rin niyang iasa sa iyong lahat? Han, hintayin na muna nating makapagtapos sa mga kapatid ko. Uuwi naman talaga ako dyan, eh. Sa sobrang bilis na nga ng panahon, hindi na natin namamalayang 2 taon na pala ako dito sa ibang bansa. Basta, uwi ako dyan na, at kapag nakauwi na ako dyan, magpapakasal na tayo. Iyon ang laging sinasabi ni Emel sa nobya. Bagay na siyang pinanghahawakan naman ni Melanie. Hirap na hirap na rin si Emel sa sitwasyon niya sa ibang bansa. Pero ayaw niyang ipaalam maski kay Melanie dahil tiyak niyang magpupumilit na naman itong makauwi siya. Gustuhin man niyang umuwi dahil hindi na rin niya natiis ang kanyang mga amo. Pero kulang na kulang pa ang perang naipon niya at alam niya rin na kailangan pa ng mga kapatid niya ng tulong. Ngunit habang patagal ng patagal si Emel sa kanyang trabaho, ay mas tumitindi ang pagmamalupit ng kanyang mga amo sa kanya na umabot na sa puntong di siya pinakain ng 1 araw. Hindi ka kakain ng 1 araw, ha, para magtanda ka, singhal ng amo niyang babae. Madam, ano pong nagawa ko? Anong nagawa mo? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag mong iiwanan ng mama ko nang hindi pa nakakatulog? Pero iniwan mo. Pero tulog na po siya nang iwan ko kanina, madam. Tulog? Tulog ba yung nakadilat pa ang 2 mata? Naihi pa sa kama? Linisin mo yun, ha. Dapat malinis na yun bago kami dumating, kundi ingungudgod ko sa inodorang pagmumukha mo. Wala nang nagawa pa si Emel kundi ang sundin ng amo. 1 araw niyang nilabanan ng kanyang kumakalam na tiyan kaya nang makakain siyang muli ay para siyang 1 buwang di nakakain. Umiiyak din siya. At di niya alintanang napapataka na ng kanyang mga luha ang pagkain. Naaawa siya sa sarili niya. Pero kahit isa ay wala siyang mapagsabihan. At hindi lamang din iyon ang nangyari dahil 2 buwang sahod niya ay hindi nito ibinigay sa kanya. Madam, kailangan ko na po ang sahod ko. May mga kapatid po akong pinag-aaral sa Pilipinas. Maawa na po kayo sa akin. Pagmamakaawa niya sa among babae. Hindi, saka na namin ibibigay sa iyong sahod mo kapag nagawa mo na ng maayos ang trabaho mo. 2 taon mahigit na po ako dito, madam. Ngayon pa po ba di naging maayos ang trabaho ko? Ako ang masusunod dito, ah. Isa ka lang hampas lupa. Kung ayaw mo mas lalo kitang gipitin, umayos ka. Alam niyang hindi nalalambot ang puso nito para sa kanya. Kaya napagpasyahan niyang tawagan si Melanie para sabihin dito ang lahat. Sinabi din niya sa nobya na mag-withdraw muna sila sa naipon nila at ibigay sa kanyang mga kapatid. Pwede mo silang ireklamo, ML. Sobra na yung ginagawa nila sa'yo dyan. Huwag na. Sundin mo na lang ang gusto ko. Mag-withdraw ka at ibigay mo sa mga kapatid ko. Kailangan daw ni Anton ng pera para sa nalalapit nilang pagtatapos. Pati si Ria at ang bunso. Ganun kalaki? Isama mo ng pangkain nila para sa 1 buwan. Hindi naman kumontra si Melanie dahil pera naman iyon ni Emel. Ngunit nang nasundan at nasundan pa ang panghihingi ng mga kapatid ni Emel sa kanya na kinakailangan na namang mag-withdraw ni Melanie ay doon na nagalit ang dalaga. Bigyan mo ng pera si Ria, ha, dahil may kailangan daw silang bayaran, eh. Emel! Linggo-linggo may babayaran na 5,000? Nakakapagtaka naman yan. Ibigay mo na lang. Wala pa akong sahod dito, naiinis na din ako sa kalagayan ko, Melanie, kaya utang na loob. Sundin mo ang gusto ko.
Nagulat ang dalaga ng mga sandaling iyon dahil iyon ang unang beses na napagtaasan siya ng boses ng nobyo. Galit ka ba sa akin, ML? Bakit mo ko pinagtataasan ng boses? Pasensya na. Intindihin mo naman kasi ako. Hirap na ako dito lagi. Lagi mo pa akong kinukontra. Kinukontra kita dahil nagmamalasakit lang ako sa'yo. Hindi ka ba nagtataka na sa linggo-linggo nilang panghingi sa'yo ng 5 o 8 mil para kung sa mga bayaran nila, wala naman silang nasasabi kung ano ang mga nabayaran nila? Emil naman, kakampi mo ako dito, hindi ako kaaway. Naawa ako dyan sa kalagayan mo dyan. Kaya nasasaktan din ako kapag alam kong winawaldas lang ng mga kapatid mo ang perang galing sa pawis at paghihirap mo dyan sa ibang bansa. Tapos ako pa ang masama ngayon? Wala naman akong ibang hinangad kundi ang mapabuti ka. Pasensya na, gulong-gulo na kasi talagang isip ko eh. Hirap na ako dito. May pagkakataon ka noon para bumalik na dito. Pero anong ginawa mo? Nagpatuloy ka pa rin dyan. Di ako nagkulang ng paalala sa'yo, Emil. Pero kung ganito lang din naman, na parang wala akong boses pagdating sa'yo. Hindi ko rin sigurado. Kung kapag naikasal tayo, may boses na nga ba talaga ako? Kaya wag na lang siguro nating ituloy ang plano. Anong ibig mong sabihin, Han? I-withdraw ko ang lahat ng perang na ipon mo sa bangko. At ibibigay ko sa mga kapatid mo. Sila na ang bahala sa pera mo. Ayoko na. Napapagod na rin ako. Maghiwalay na lang tayo. Ano? Han naman, pati ba naman ikaw? Dadagdagan mo pa bang iisipin ko dito? Pagod na ako, Emil. Mahal kita pero ayokong nagiging robot ka at sunod-sunuran sa mga kapatid mo. Natutulungan mo sila pero ang sarili mo di mo kayang tulungan. Pasensya na. Iyon lang at pinatay na nito ang linya. Sinubukan pa muli ni Emil na kontakin ang nobya pero di niya na ito makontak. Hilam siya sa sariling luha ng mga sandaling iyon. Marami ng masasakit na nangyari sa kanya. Pero ang pakikipaghiwalay ni Melanie ang pinakamasakit sa lahat. Halos mapudpod na rin ang kanyang mga daliri sa kakatipan ng numero ni Melanie para tawagan. Pero hindi niya na ito muling nakausap pa. Nakumpirma niya din sa kanyang kapatid na si Rhea na binigay nga ni Melanie ang natitirang pera niya sa bangko. Kaya doon na siya muling napahagulgol. Masakit man ang nangyari dahil ilang taon din niyang nakasama ang nobya. At ang masakit pa doon, may mga plano na sila para sa kinabukasan nila. Pero dahil wala naman siyang magagawa, kaya ipinagpatuloy niya na lang ang buhay at magtrabaho. Lumipas pa ang ilang taon ay nakapagtapos na rin si Anton at Rhea. Sa paghahanap ng trabaho ng dalawa ay nagamit pa ni Emil ang sarili niyang ipon dahil palaging may hinihingi ang kanyang mga kapatid. Nakahinga lang siya ng maluwag sa gastos nang makapagtrabaho na nga ang mga ito. Ang bunsong kapatid na lamang niyang pinagagastahan niya. Pero ang di niya alam ay mapapaaga pa lang pag-uwi niya sa Pilipinas. Dahil sinisante siya ng amo niyang lalaki. Umalis ka dito at huwag ka nang babalik, mangmang! Singhal nito at itinapon pa isa-isa ang lagayan niya ng mga damit. Madam, sir! Ang dalawang buwang sahod ko po! Sigaw pa niya dahil dalawang buwan siyang hindi pinapasahod ng mga ito. Hindi na iyon bago sa kanya. Dahil magmula noong di siya pinasweldo ng mga amo noong sila pa ni Melanie, ay nasundan pa ang mga delayed na pasahod. At heto nga't di na naman binigay sa kanyang dalawang buwan niyang sahod. Umiiyak niyang nilakad ang daanan at ipinaalam sa mga kapatid niya na uuwi na siya. Pagdating sa Pilipinas ay naroon pa rin ang lungkot ni Emil. Lungkot dahil alam niyang sa pag-uwi niya ay wala na si Melanie na magiging masaya sa kanyang pagdating. Nang makauwi siya sa bahay nila ay doon na siya nasaktang muli nang makitang kahit ang bubong man lang ng bahay nila ay hindi na igawang ipaayos ng mga kapatid. Butas-butas na kasi iyon at hindi naman aabot sa 1,000 ang pagpapaayos niyon kumpara sa laki ng perang hinihingi ng mga ito linggo-linggo. Pagpasok niya sa loob ay nadatnan niya ang bunsong kapatid na natutulog sa sofa.
Makalat din sa loob ng bahay at may mga bote pa ng alak. "Anton! Ria!" Sigaw niya pero wala ang mga ito roon. Nagising naman ang bunsong si Cyrus na nooy nagulat pa sa pagdating niya. "Kuya, bakit ang kalat dito, bunso? Tsaka bakit hindi ka pumapasok sa paaralan?" "Teka kuya, nagpasabi ka ba na uuwi ka?" "Sinabihan ko si Anton na uuwi na ako. Biglaan kasi akong pinaalis ng mga amo ko. Hindi nga nila binigay ang 2 buwang sahod ko eh. Wala naman akong magawa. Nasaan ang mga kapatid mo?" "Nasa trabaho po sila kuya. Mamaya pang dating ng mga yon. Tsaka di po ako pumasok dahil wala po akong baon eh." "Wala kang baon? Pero may pambili ka ng alak. Hindi ka ba binibigyan ng kuya Anton mo? O di kaya ng ate Ria mo?" "Hindi ko na po kasi sila naabutan dahil nga po tulog ako. Sige po kuya, alis na muna ako." "Alis ka? Bakit? Saan ka naman pupunta?" "Sa tropa ko lang kuya, sige po." Matagal siyang nawala pero parang hindi niya ramdam na may pamilya siyang inuwian sa Pilipinas. Ganoon din kay Anton at kay Ria na para bang wala lang sa kanila ang pagdating ni Emil. Ngunit kahit na ganoon pa man ay nanatili pa rin siyang kuya ng mga ito. Sinubukan rin niyang puntahan si Melanie sa dating bahay na tinitirhan nito. Pero ganoon na lamang ang panlulumo niya nang malamang may asawa na si Melanie at magkakapamilya niya. Doon niya napagtanto na ang taong napakalaking bahagi ng kanyang pagkatao ay wala ng pag-asang bumalik pa sa kanya. Dahil may sarili na pala itong pamilyang binubuo. Sawi man sa pag-ibig, pero dahil iyon ang nakasulat sa kapalaran niya ay tinanggap niya iyon. Ang natitirang ipon niya na dala niya galing sa ibang bansa ang siyang ginamit niyang panggastos sa pag-aaral ni Cyrus. Gusto sana niyang magtayo ng negosyo. Pero natambakan siya ng mga bayarin dahil pinaayos niya ang kanilang bahay para magmukha namang presentable kahit papaano. Ang bayarin din sa tubig at sa kuryente ay siya pa rin ang nagbabayad. Dahil ni piso ay walang binibigay si Anton at si Ria sa kanya. Ngunit tila yata mali na buong buo ang tiwalang binigay niya sa mga kapatid. Lalong-lalo na kay Cyrus dahil nalaman niyang nagbubulakbol ito at di na pumapasok. Ang perang hinihingi nito lagi sa kanya ay nilulustay lang sa mga walang kwentang bagay. Kaya pinahinto niya ito sa pag-aaral. "Nagtiis ako sa ibang bansa para sa inyo. Lalong-lalo na sa Cyrus dahil ikaw ang bunso. Tapos malalaman ko na nilulustay mang perang galing sa dugot pawis ko. Bakit kasi hindi mo muna inalam? Doon pa man sinasabi ko na sa'yo na wala akong interes sa pag-aaral. Pilit kayo ng pilit sa akin eh. Tapos ngayon kasalanan ko pa?" Sagot ni Cyrus. Binalingan naman ni Emel sina Anton at Ria. "Kayo naman, alam niyo naman siguro itong ginagawa ng kapatid niyo, di ba? Hindi niyo man lang pinagsabihan." "Kuya, labas na po kami dyan. Kasalanan niya na yan kung bakit siya nagbulakbol. Huwag mo namang isisi sa amin yan." "Ay, nakakainis naman oh. Nasali pa sa walang kwentang sermon." Sagot ni Ria at akmang tatayo nang sumigaw na si Emel sa sobrang inis. "Walang tatayo. Walang aalis hanggat di ko pa sinasabi. Nagsikap ako para sa inyo tapos mawawalan kayo ng respeto sa kuya nyo. At ikaw Anton, ikaw ang pinakamatanda sa kanilang tatlo. Pero ikaw pa tong pasimuno." Marami pang sinabi si Emel sa tatlo at lahat ng mga bagay na iniiwasan niyang sabihin noon ay sa wakas na sabi na niya. Marahil iyon ang dahilan kung bakit unti-unting lumalayo ang loob ng mga ito sa kanya. Ayaw na ayaw pa naman niyang magsisermon at nagiging sweet lang sa kanya kapag may hihingin, lalo na kapag may pera. Pero ngayon na wala siyang trabaho at paubos na rin ang ipon niya, wala na rin siyang pakinabang sa mga ito. Binabaliwala na siya ng mga ito hanggang sa naubos na nga ang kanyang pera at plano niya sanang manghiram sa kapatid na si Anton pero tinanggihan siya nito. "Manghihiram ka kuya? Paano mo ibabalik? Wala kang trabaho ngayon eh."
maghahanap ako ng trabaho, Anton. Kaya nga ako manghihiram eh. Pasensya na kuya, pero may paggagamitan kasi ako sa pera ko eh. Sa susunod baka mapahiram na kita. Sinubukan niya ring manghiram kay Ria. Nagpahiram man ito sa kanya pero marami pa rin siyang narinig na masasakit na salita mula dito. Ngunit ang lahat ng iyon ay nilunok niya. Nag-apply siya sa kahit na anong trabaho sa bayan. Pero hindi siya nakapasok. Mabuti na lang at may nilapitan siya at doon ito sinabing pwede siyang maging isang mangingisda. Di man siya sanay dahil bago ang trabaho iyon para sa kanya. Pero sinunggaban niya na. Hanggang sa nasanay na rin siya at naging isang mangingisda. Kailangan niyang kumayo dahil sa bahay nila, kanya-kanya sila ng pagkain. Minsan hindi na rin nakakasalo ang mga kapatid sa pagkainan dahil kung hindi sa labas kumakain ng mga ito, ay sa kanilang kwarto. Nawala ang respeto ng mga ito sa kanya. At dinaig pa niyang isang basurang walang halaga kung itinuring ng mga kapatid. Ngunit isang hapon, medyo madilim na ang paligid noon at dahil papalaot na naman sana siya, nang makita niya mula sa di kalayuan ang isang batang lalaki na nakatayo at parabang wala sa sarili. Nakadama siya ng kaba dahil sa nakikita niya ay parang balak na nitong wakasan ang kanyang buhay. Doon na dali-daling lumapit sa Emil sa bata at ito ay kinarga palayo sa dagat. Ano ba? Bitawan mo ko! Pagpupumiglas ng batang lalaki. Kumalma ka! Ano bang pinaplano mo ha? Balak mo bang magpakamatay? Oo, yun nga ang gagawin ko. Bakit mo ba ako pinipigilan? Dahil mali ang binabalak mong gawin. Ang bata-bata mo pa para wakasan ang buhay mo. Ang dami mo pang pwedeng gawin, kayang gawin. Kalmado lamang ang batang lalaki na nasa tansya niya ay naglalaro sa edad na 13 o 14. Pero ramdam niya ang bigat ng ora nito na parabang may gustong sumabog sa kaloob-looban niya. Ano bang problema mo? Sobrang bigat na ba talaga niyan para maisipan mong kitilin ang buhay mo? Oo, kasi sa palagay ko kapag wala na akong giginhawa ng buhay ko, wala na akong aalalahanin. Akala mo lang yun. Pero ang totoo, ang kaluluwa mo'y habang buhay na magdurusa sa impyerno. Hindi ka matatahimik. Lahat naman tayo may problema, pati ako. Pero ni minsan di ko naisip na wakasan ang buhay ko. Hindi solusyon ang pagpapakamatay para matigil at masolusyonan mo ang problema mo. Kaya kung ano man ang nagpapabigat ng damdamin mo, sabihin mo sa akin. Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo dahil hindi kita kaano-ano. Ikaw ang bahala. Hindi naman kita pipilitin eh. Kapag handa ka na, nandito lang ako. Taga saan ka ba? Mukhang hindi ka taga rito. Hindi nga po. Taga saan ka? Para maihatid na kita sa inyo. Sino bang mga magulang mo? Ngunit nang itanong iyon ni Emil dito ay hindi na ito muling nagsalita pa. O sige, anong pangalan mo? Gabriel po. Ako naman si Emil. Pwede mo akong tawagin Kuya Emil kung gusto mo. May mga kapatid din ako pero malalaki na sila eh. Hindi rin kami masyado nakakapag-usap dahil ayun nga, galit sila sa akin. Sa dahilang di ko alam. Nasa isang bahay lang kami, pero may sarili-sariling mundo at buhay. Di ko na rin sila pinipilit na kausapin ako. Basta, alam ko sa sarili ko na ginawa ko ang lahat para sa kanila. Anong ginagawa mo dito? Nandito ako dahil papalaot sana ako eh. Isa kasi akong mangingisda. Di naman talaga ako pumapalaot ng gantong oras eh. Pero di ko rin talaga maintindihan kung bakit pinilit kong pumalaot. Pero ngayon, alam ko na ang dahilan. Gusto pala ng Diyos na iligtas kita laban dyan sa binabalak mo. Di ka pa ba uwi? Wala na akong uuwian. Wala ka ng mga magulang? Sa muli ay di na naman umimik si Gabriel. O sige, di na ako mangungulit. Iiwanan na lang kita dito at papalaot na ako. Pwede po ba akong sumama? Ikaw? Susama? Ako, wag na. Baka maalon pa at mapano ka pa. Sige na po, sama mo na ako kung saan ka pupunta. Wala na po kasi talaga akong uuwian eh. Pagpupumilit pa nito sa kanya.
Napahinga naman ang pagkalalim-lalim si Emel at saglit na nag-isip. O sige, pero ngayon lang to ah. Sige na, tara na. Ngunit sa buong pagpapalaot niya, ramdam niyang may malalim na kahulugan ang pananahimik ng batang si Gabriel. Kaya umabot siya sa isang desisyong labis na nagpasaya sa bata. Napagpasyahan niya kasing kupkupin na lamang ito dahil alam niyang wala talagang ibang mapupuntahan ng bata. Salamat po Kuya Emel. Ang bait niyo naman po. Hindi ako mabait dahil may pagkakasala din ako. Pero dahil naawa ko sa'yo kaya gagawin ko to. Basta ba't huwag kang magpapasaway ha? Tumango naman si Gabriel at matamis siyang nginitian. Mula nga nooy nasa poder na niya ang batang si Gabriel na labis namang ikinatawa ng kanyang mga kapatid. Sino yan, kuya? Wala ka nang matinong trabaho. Nagdagdag ka pa ng palamunin sa bahay na to. Isa pa, di mo naman yan kaano-ano pero tinutulungan mo. Wika ni Anton. Nising kong kusing, hindi ko kayo hahayaang maglabas para kay Gabriel. Huwag niyo na akong pakialamanan ha. Kuya Anton, hayaan mo na sila. Sabad naman ni Ria na halata ring natatawa. Nang makaalis na ang mga ito ay doon na tinignan ni Emel si Gabriel. Hayaan mo nang mga yun. Huwag mo na lang silang pakinggan ha. Opo Kuya Emel. Noong una ay kasakasama pa ni Emel si Gabriel sa pagpapalaot. Pero nang magtagal ay pinatigil niya rin ito sa kadahilan ng balak niyang pag-aralin ito at tulungang makapagtapos. Mas lalong nagalit at pinagtawanan si Emel ang tatlo niyang kapatid hanggang sa tuluyan ng mawala ang mga ito sa bahay nila. Dahil nagpasya ang mga itong manirahan sa bayan kung saan mas malapit lang sa pinagtatrabahuhan nila. Hindi na rin pinigilan pa ni Emel ang tatlo dahil ayaw niyang lumuhod sa harapan ng mga ito, gayong sa simula pa lang ay nagpakakuya na siya sa mga ito. Kuya Emel, bakit po sila ganun sa'yo? Ako nga na di mo kaano-ano, ramdam ko ang kabutihan mo dyan sa puso mo eh. Sila pa kaya na sa sarili mong mga kapatid? Ganun talaga, Gabriel. Lahat ginawa ko para sa kanila. Lahat na gusto nila, binigay ko. Halos buong buhay ko na kaya kong isakripisyo para sa kanila. Pero hindi katiting na paghihirap na naman naranasan ko noon, di nila alam. Hindi nila alam na malupit ang mga amo ko dun sa ibang bansa. Hindi nila alam na sinasaktan nila ako, di pinapakain. Na wala pang babaeng mahal ko dahil mas pinili kong tulungan sila. Nasaan na po kaya ang babaeng yun, Kuya Emel? May pamilya na. At tiyak kong masaya na rin yun ngayon. Kilala ko si Melanie at alam kong di siya magpapakasal kung di niya mahal ang isang tao. Kasalanan kong lahat ng to eh. Pero dahil tapos na, wala na rin naman akong magagawa. Kundi ang tanggapin ng lahat at maging masaya sa naging desisyon niya. Mahal ko siya eh, kaya hahayaan ko siya sa kung saan siya magiging masaya. Mahabang lintaya ni Emel kay Gabriel. Iyon naman talaga ang totoo. Masaya na siya ngayon dahil alam niyang masaya na si Melanie. Nagpatuloy si Emel sa pangingisda. At di na sariling kapatid ang turing niya kay Gabriel, kundi parang isang anak na rin. Ginapang niya ang pag-aaral nito hanggang sa lumipas ang ilan pang mga taon. At nakapagtapos na nga si Gabriel sa kolehiyo. Ngunit imbis na magtrabaho ay mas pinili nitong magnegosyo. Ginamit niya ang perang naipon niya galing pa sa baong binibigay ni Emel sa kanya noon sa tuwing papasok siya sa eskwela. Gulat na gulat naman si Emel nang malamang malaki na ang naipong pera ni Gabriel sa bangko. Dahil may interest din itong nakuha doon. Ang laki na pala ng naipon mong pera, Gab. Paano mo nagawa to? Gulat at namamanghang wika ni Emel sa binatang si Gabriela. Galing po to sa mga baon ko noon, Kuya Emel, na bigay mo. Pinapasok ko po sa bangko ang iba para magkaroon ng interes at magamit ko. Ang totoo po niyan, naisip ko na rin po na matagal na mas mabuting magnegosyo na lang ako para patuloy pa rin ang pagpasok ng pera dahil ikaw mismo ang boss sa sarili mong pagkakakitaan. Napangiti naman si Emel at napabilib sa naging sagot ni Gabriel. Tama yan. Alam mo ba, yan din ang plano ko noon, pero naubos ang pera ko sa mga kapatid ko. Di naman ako nagsisisi dahil mga kapatid ko naman yun.
Magsisisi lang siguro ako kapag hindi ako naghanap ng paraan para baguhin ang takbo ng buhay ko. Nakangiti niyang wika. Mula nga noon ay naging katuwang ni Gabriel si Emel sa negosyong ipinatayo niya. Inaamin niyang hindi ganoon kadali ang magsimula pero nairaos nila dahil sa tulong ng isa't isa. Hanggang sa lumago at lumago nga iyon at sinimulan ng ipagbago ni Gabriel ang buhay nila. May mga sasakyan na rin sila at kahit masasabi nilang nakahiga na sila sa salapi ay hindi pa rin makapaniwala si Emel na ang batang sinagip lamang niya noon at kinupkop ang siyang magiging dahilan ng tuluyang pagbabago ng kanyang buhay. Hindi naman niya pinangarap noon na maging ganito kayaman. Dahil ang gusto niya lang sana ay magkaroon ng komportableng buhay. Pero sobra-sobra pa ang dumating. At dahil iyon kay Gabriel. Minsan na rin nagawi ang mga kapatid niya doon at kitang-kita niya sa mga mata nito ang gulat at pagkamangha dahil malaki na ang pinagbago sa buhay ng Kuya Emel nila. Pero sa tatlo niyang kapatid ay si Ria lang ang lumapit sa kanya at nakipag-usap. So, totoo palang naririnig namin na mayaman na pala kayo, Kuya. Saad ni Ria na mapaghahalata ang nagdadalang tao dahil malaki na ang tiyan nito. Hindi ako ang mayaman, Ria, kundi si Gab. Mabuti naman at napasyal ka dito. Buntis ka? Oo. Pangatlo na, Kuya. Napadaan lang naman ako dito. Wala na akong ibang dahilan. Ria. Bakit, Kuya? Eto, makakatulong to para sa'yo. Mag-iingat ka pa uwi. Sabay bigay sa pera. Kitang-kita niyang nanunubig na ang mga mata ni Ria. Narinig niya kasi noon na nakapangasawa na ang kapatid at lagi pa siyang sinasaktan. Nasasaktan din siya sa mga nalaman. Pero dahil matagal na siyang binura ng mga ito sa kanilang buhay, ay hinayaan niya na lang. Ngunit nanaig pa rin ang pagiging kuya niya dito dahil kaunting tulong lamang ang naibigay niya. Galing naman iyon sa kanyang puso. Hiling niya na lang na sana dumating ang araw na magkasama at magkaisa sila muli ng kanyang mga kapatid. Naging magaan at masaya ang kanilang buhay sa paglipas ng ilang taon. Hanggang isang araw habang masaya silang kumakain ng almusal ni Gabriel ay biglang may nag-doorbell sa labas. Ako na po, Kuya Emel. Saad pa ni Gabriel. Hindi ako na, total tapos na rin naman ako. Kumain ka na muna dyan. Tumayo na nga si Emel at pinagbuksan ang pinto. Nabigla siya nang makilala kung sino ang panauhin. Walang iba kundi ang mayor na si Mayor Ramos. Magandang umaga. Magalang na bati ng mayor. Magandang umaga, Mayor. Pasok po. Ano pong sadya natin? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Nandito ba si Gabriel? Doon pa lang napagtanto ni Emel na ang mayor at si Gabriel ay magkaparehas ng apelido. Si Gabriel! Gabriel, may naghahanap sa'yo. Nandito si Mayor Ramos. Dali-dali namang pumunta si Gabriel sa salas at doon na siya parang natuod sa kinatatayuan. Dad? Anak, Gabriel! Sabay yakap nito sa binata. Doon pa lang unti-unting pumapasok sa isipan ni Emel na ang kinupkop niya pala ay ang anak ng mayor. Akala ko matitiis kita, Gab, pero hindi ko kaya, anak. Nagalit ako sa'yo nun dahil hindi mo sinusunod ang mga gusto ko. At nang mawala ka, di kita pinahanap. Pero sa ilang taong lumipas, doon ko palang napagtanto na anak pa rin kita at kailangan kita sa buhay ko. Pinaimbestigahan kita para malaman ko kung saan ka naroon. Pero nandito ka lang pala sa malapit, anak. Patawarin mo si Daddy. Pagsusumamo nito. Dad, hindi na po ako ang batang si Gabriel. Sa ilang taong di ko kayo nakasama, ang dami na pong nagbago. Naisipan ko pang wakasan na lang ang buhay ko noon dahil sa sinabi mong wala akong silbi, na wala akong kwenta. Pero may inutusan po ang Diyos para matigil ang planong yun. At si Kuya Emel po yun, Dad. Nilagyan niya po ulit ako ng pag-asa.
ang buhay ko na hindi ko inaasahang mangyayari pa simula nang marinig ko ang masasakit na salitang yun mula sa'yo. Pero sa kabila niyon, tinuruan din po ko ni Kuya Emel na huwag magtanim ng sama ng loob sa isang tao. Kaya iyon po ang gagawin ko sa inyo. Pinapatawad ko na po kayo, Dad. Pero hindi ibig sabihin na nababalik na po ko sa inyo. Mahaba at punong-puno ng emosyong wika ni Gabriel sa ama. Sa mga narinig ay doon na mas lalong naintindihan ni Emel ang binata. Napagpasyahan niyang dumistansya na muna sa mag-ama para makapag-usap ang mga ito ng masinsinan. Nang matapos ay ganoon na lamang ang gulat ni Emel nang makita si Gabriel sa kusina at bumalik sa pagkain. Nakaalis na ba si Mayor? Este ang daddy mo? Oo. Bakit hindi mo naman sinabi sa akin na anak ka pala ni Mayor Ramos? Bakit kuya, kapag ba sinabi ko, di mo sasabihin sa kanya na nasa poder mo ko nun? Tsaka wala na rin kasi talaga akong planong bumalik pa sa kanya nun, kuya. Bakit naman? Alam mo, matagal na panahon ko na itong gustong itanong sa'yo eh. Pero alam kong hindi ka pa handa dun. Ngayon, handa ka na ba? Napabuntong hininga naman si Gabriel at doon na nagsimulang magkwento. Kontrolado kasi ni Dad ang mga tao sa bahay. Kasali na doon ang mami ko na siyang dahilan kung bakit naglaya si Mom at iniwan kami. Pagkatapos nun, para akong robot ni Dad. Lahat ng gusto niya kailangan kong sundin. Siguro, kapag sinabi niyang lumungay ako kahit di ako marunong, lalangoy pa rin ako. Ganun ang buhay ko. Kapag may mababang marka ko, o kapag bumaba sa 96 ang grado ko, sasabihan niya ako ng mga di ka nais-nais na salita. Hanggang sa akala ko, manhid na ako. Pero hindi pa rin pala. Lagi niya ako pinapahiya at kinukumpara sa iba. Buti pa nga yung iba, na-appreciate ako eh. Pero si Dad, duda ko. Tsaka nung araw na nakita mo ko, wala na akong naisip na ibang paraan nun eh, kundi tapusin ang buhay ko. Dahil palagay ko, di na ako makakatakas sa seldang ginawa mismo ng aking ama. Pero nang makilala kita, Kuya Emel, nagbago ang desisyon ko. At di ako nagsisi na sinunod at sumama ako sa'yo. Mahabang kwento nito sa kanya. Napangiti naman si Emel dahil doon. Pero akala ko ba, napatawad mo ng daddy mo? Oo nga po. Narinig ko na nga po ang bibig niya kanina na proud daw po siya sa akin. Yung mga salitang noon pa man, gustong-gusto ko nang marinig. Pero hindi ibig sabihin na nasasama na ako sa kanya at iiwanan kita dito. Di ka lang parang isang kuya sa akin eh. Kundi para na rin kitang ama. Naipaliwanag ko na rin kay daddy ang dahilan ko at pumayag naman siya. Nagpapasalamat pa nga siya sa'yo dahil kinupkup mo ko at sabi niya, kahit anumang oras daw ay pwede akong bumisita sa bahay o kahit kasama ka. Hinding-hindi mo ako pinabayaan at iniwan noong mga panahong malungkot ako, Kuya Emel. Kaya ganun din ang gagawin ko sa'yo ngayon. Doon na mas lumapad ang ngiti ni Emel dahil sa narinig. Naisip din niyang sa ilang taong kasama niya si Gabriel ay mas naramdaman pa niya dito ang turing ng isang kapatid. Isa rin sa napagtanto niya na hindi sa pagiging magkadugo na susukat ang pagmamahal ng isang tao. Minsan mas mararamdaman mo pa ang halaga mo mula sa taong di mo inaasahang darating sa buhay mo. Kay Emel manaramdaman ni Gabriel ang totoong pagmamahal ng isang ama. Kay Gabriel na manaramdaman ni Emel ang pagmamahal ng isang kapatid at anak. Dito ko na nga po isasara ang kabanatang pinamagatang Batang Aking Sinagip.